Magandang buhay mga kapatid, ako'y nandito rito ulit ano. Pagsasayang siya, nasa Abalot sa Kasestorbo. Panoorin nyo muna to, saglit lang to. No? Ito'y regarding naman kay Sir Lacson, no? Isang presidential aspirant na gustong magiging pangulo ng ating bansa sa darating na eleksyon. No? Ang masabi ko lang din kay Sir Lacson, no? Magaling siya sa lahat ng magaling. Base nga sa kanyang sinasabi na hindi siya masyado gumagastos ng pera ng gobyerno sa kanyang departamento. No? Hindi niya masyado nagagamit yung kanyang budget sa kanyang departamento. Pero bakit ang tanong? No? Na marami namang nangailangan ng tulong. Bakit hindi na lang niya tinulong sa mga nangailangan ng tulong? Diba? Na dapat yun ang budget na yon, kung ayaw man niyang tago sa bulsa niya, eh dapat tinulong niya, no? Para mapatunayan niya na ang kanyang budget sa kanyang departamento ay naitulong niya sa mga nangailangan ng tulong, hindi yung nakatago lang. No, pag nakatago lang yon, wala nangyari, tapos ibabalik sa gobyerno, eh sino magtatago, yung iba? Sabihin man natin hindi siya. Useless, no? Hindi ko sinasabing sinisiraan ko si Sir Lacson. Ang sinasabi ko dito, dapat meron siyang budget sa kanyang departamento at alam niya na kailangan ng tulong yung ating kababayan, dapat tinulong niya, no? At pinuprove niya na ang budget ng kanyang departamento is tinulong niya. Hindi niya para kinurap. At hindi natin siya paginalaan at hindi siya magkaroon ng kaso kung yung kanyang budget sa kanyang departamento ay kanyang tinulong. Diba? Hindi naman natin sinasabing kailangan niya itulong, no? Pero dapat nag common sense na lang siya na itulong niya yung kanyang budget ng kanyang departamento na bilyon-bilyon, no? Sabi niya during interview, no? At marami din siyang mga napapanood natin na naririnig natin ng mga kaso, no, noon nung kanyang panunungkulang bilang PNP chief o nung kanyang panunungkulang bilang head ng CIDG noon nung pag-graduate niya sa PME, marami tayong naririnig, no? So ngayon, noon tumakbo siya, hindi siya nanalo, so ngayon tatakbo siya ulit, no? Nasa atin naman kung sino talaga yung iboboto natin, no? Na magiging pangulo ng ating bansa sa susunod na election, no? So mag-isip tayo mga kapatid kung sino talaga yung ibubuto natin. Si Sir Lacson, although marami siyang karanasan at ang kanyang karanasan simula nung kanyang pagpasok bilang public servant is magiging public servant, no, ng ating bansa, no. Police, tapos naging senador, hanggang ngayon, no, ay tatakbo bilang pangulo, no. Alam natin, no, na talagang ang pangkanyang panunungkulan, no, para sa ating bansa. Hindi lang natin na-appreciate yung kanyang ano, pamamalakad, no, pamamaraan sa kanyang pag-upo bilang senador, no. Kung ano nang mga nagawa niya, no, kung ano yung mga na isabatas niya, no, na para sa atin at ikaaganda ng ating buhay, no. Alam ko bawat talagang pahamak at lalo tayong pinabagsak sa mga batas na ginagawa nila, walang nagpapaangat sa atin, no. Lalo tayong binagsak, no, sa mga batas na ginagawa nila noon at saka sa kasalukuyan, no. Kaya nga sabi ko nga, kung napasama lang ako sa this final list ng senatorial candidate this coming election, ay mabago sana natin ng mga batas na yan at makapagdagdag tayo ng batas para sa kayaangat ng ating pamumuhay at gagaganda ng ating buhay, no. Pero ganun pa man, no, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Still, we are still hoping, no, na after 3 years next election, mapasama na tayo, no, at mananalo tayo, no, para naman mabago natin yung dapat mabago, matuwid natin yung mga baluktot at maitama natin yung mga mali, no. So ito ngayon napag-usapan natin si Sir Lacson, no, talagang
hindi natin nasubukan ang kanyang galing, no, at kakayahan, no, sa pagserbisyo bilang isang senador, no. Although doon noon nung PNP chief, medyo ano siya, no, medyo na-accomplish niya lahat ng gusto niya, no. Eh nung senador parang wala, no. Wala tayong naramdaman at wala tayong nakikita, no, sa kung ano man ang mga nagawa niya. Hindi ko siya sinisiraan, hindi ko siya inaano dito, binabagsak dito, or hindi ko sinasabi na huwag ninyo siyang iboto, no. Marami siyang naging accomplishment, no. Marami siyang itulong, no, at naipamahaging knowledge, no, or experience, no. Ang sa atin dito yung mga nagawa sana, no, nung sa Senado pa siya, na sana ay naipakita niya sa mamamayang Pilipino na ito yon, yung budget ng department ko, na itulong ko sa ganito, yung budget ng department ko, na ipagawa ko sa ganito, no, at na iambag ko sa mga nangangailangan. Dapat ganon, di ba, mga kapatid? So, we hope so, no, na ang mananalo is yung karapat-dapat na siya ang maupo bilang pangulo ng ating bansang Pilipinas. Maraming maraming salamat, mga kapatid. Ingat po tayo lagi at lagi tayong magkasama. Please watch, share, like, and subscribe. Maraming maraming salamat.